Hey guys, mabuhay. I'm Ronald Dadus, and for today's video, we are going to unbox the latest next generation console from Microsoft. This is the Xbox Series X. And just to let you know, I was able to buy this Game Extreme sa SM North EDSA, and the price is 31,995 pesos. But if you pay it in cash, makakakuha ka pa ng 1,000 pesos na discount. And for me kasi, ang mode of payment na ginamit ko is credit card para ma-avail ko yung 6 months installment with zero interest. Pero pwede rin namang 12 months or 24 months, pero yun nga lang, meron na siyang interest na kasama. So as you can see, ito yung harapan ng mismong box. So nakalagay dito yung logo ng Xbox, yun, Xbox. And then, nakalagay dito is yung Series X. So, dito naman nakalagay, medyo maliit lang, no? Nakalagay sa kanya is 4K, 120 frames per seconds. Ito, itong velocity to eh. And then, isa pa sa nagustuhan ko sa Xbox Series X is, ano siya, 1TB siya na SSD. Kasi compared dun sa PS5, nasa around, ano lang siya eh, 800 something na gigabyte. So, syempre, yung 800 gigabyte, so meron mababawasan pa yun, no? Kasi gumagamit din yung system ng memory. So, mga, alam ko, sabi nila, nasa around 600 gigabyte na lang daw yung available storage nung PS5. Pero itong Xbox, so, sa 1TB, so meron pa siyang 800 na available na storage for the Xbox Series X. So, yan yung itsura ng design ng box harap. So, makikita natin dito yung ventilation, no? Ito, actually, ventilation to. Yung mga butas to, eh. So, mamaya makikita natin yan pag na-open na natin yung or na-unbox na natin yung unit. So, bali dito, makikita natin sa ibabaw ng box. So, meron ditong picture nung Xbox Series X na console kasama yung controller. Dito naman sa side na to, yung mga information dito, no? Yung nga lang yung language niya is Japan. Since tong unit na meron tayo is galing siya sa Japan. So dito makita natin ulit yung logo nung Xbox, yung may word na Xbox dyan. So, may nakalagay pa nga dito ano eh, for Japan only. So, yun siya. So, yun yung ibabaw ng box. So, bali dito naman sa right side ng box. So, ang makikita lang natin ulit dyan is yung picture nung console at saka yung controller. So, may logo ulit ng Xbox, Series X, yan, 1TB SSD. Okay, dito naman sa left side nung box. So, ito yung mga makikita natin dyan. So, ito daw yung mga features nung Xbox Series X. So, meron siyang 4K 120 frames per seconds, 8K HDR. So, yan, meron siyang Xbox Velocity Architecture, 1TB SSD, VRR, 4K Blu-ray. So, ito naman yung mga included dun sa package, yung console, yung controller, tapos yung HDMI cable, tsaka yung power cable. Yan siya. Kalagay dyan, Ultra HD Blu-ray. May nari yung HDMI, Dolby, Vision Atmos, DTS:X. Yan, nakalagay ulit dyan for Japan only. Ito naman yung likod ng box. So, makikita natin dyan yung picture ni Master Chief. So, siya yung bida sa Halo game. So, isa to sa mga exclusive game, no? Sa Xbox. And, nilulook forward ko rin malaro yung mga Halo games. So, yan yung design sa likod. So, may nakalagay dyan na jump in. So, may mga information ulit dito. And then, ito, isa to sa mga
magandang features ni Xbox. So meron siyang tinatawag na Game Pass, no? So dito daw, pag in-avail mo yung Game Pass, magkakaroon ka ng access, no, sa wide variety of games from Xbox 360 up to the latest. So yun daw yung kagandahan, no? So yung backward compatibility, isa rin yun sa isa mga magandang features ni Xbox, yung backward compatibility. So dyan, may nakalagay na Microsoft. Ayan. Then may logo ulit ni Xbox dyan. Ngayon naman, let's go ahead at open na natin to. So, makita nyo dito sa side ng box, meron siyang seal dito. So, yun siya. Meron siyang seal dyan. And then sa kabilang side ulit, meron siyang seal dito. And then dito sa bandang baba, meron din siyang seal. So, bali, apat na seal yan. So, ikakat na natin yan para ma-open na natin to. Ngayon, cut natin yung seal dito sa side. So, bali ito naman yung bottom part or yung ilalim ng box. So, may mga information dyan. Naka-Japanese language. So, yun yung dalawang seal ulit. Then, may sticker dito nakalagay for distribution in Japan. So, yun lang. So, ngayon naman, lift na natin yung cover ng box. So, pag-open natin, unang-una nating makikita kagad is yung Xbox Series X na console. So, nakalagay siya sa isang color black na wrapper. So, may nakalagay dyan na jump in. So, ito yung logo ng Xbox ulit. So, banda dito, may makita tayo ditong lagayan. So, open natin to. So, yun siya. So, ito yung mga included dun sa package. So, kung natin makikita is the HDMI. Kalagay dyan HDMI Ultra High Speed. Yan siya. I think this is HDMI 2.1. And then, this one is the power cable. So, sabi ng taga-game stream, auto volt naman daw itong Xbox Series X. Kasi alam ko, pag Japan kasi, 110 eh. So, ubra naman daw siya dito sa Philippines na 220. So, ito yung power cable. So, ito naman yung, I think this is the manual. So, hindi natin masyadong maintindihan to kasi naka-Japan yung language niya. Sa likod, nakalagay Microsoft. And then, dito naman, makita din dito is yung, I think this is the controller. So, meron siyang foam dito, no? It's really nice para hindi masyadong ma-damage yung controller. So, ito yung controller niya. So, mamaya open natin to. Sabi nila, yung design nito hindi daw masyadong nagkakaiba or nalalayo dun sa design nung controller nung Xbox One. So, yun lang yung mga kasama sa package. So, let's go ahead at open na natin itong Xbox Series X na console. So, napansin ko na medyo mabigat itong Series X. So, yun siya. Ito na siya, guys. Pag-alim natin itong box. And, pulong na natin ito dito. So, ito na mismo yung console. So, lift natin itong paper dito. And then, napansin ko lang din, dun sa loob ng box, yung pagkatanggal ko ng console. So, meron pa siyang, I think this is a
parang quick start guide. So yun siya. So yun nga lang, naka Japan language siya. So tanggalin natin yung wrapper nito. And before natin itayo itong Xbox Series X, so tingnan natin yung stand niya, no, sa ilalim. So yung itsura niya. So itong pabilog na to, meron siyang rubber texture for added grip, no. So pag pinatong mo siya sa table, so hindi siya mag-slide. So yun siya. So may nakalagay dito na Xbox. And then dito nakalagay is Hello from Seattle. So Seattle kasi yun yata yung headquarters ng Microsoft. So makita din natin dyan yung ventilation sa ilalim. So yun siya. So ito na siya guys. Ito na yung itsura niya once na nakatayo na yung console. So mapapansin nyo dito sa ibabaw, so para siyang merong ilaw dito, pero actually wala siya eh. So meron lang siyang parang color green dun sa ilalim ng butas or sa ventilation, no? Para siyang may optical illusion na parang kala mo may ilaw. So yun yung ventilation niya sa ibabaw. So dito mapapansin niyo meron siyang may malaking fan dito eh. So yun siya. And then sa harap, ito yung power button. Ito naman yung eject button. Ito naman yung lagayan ng Blu-ray na game. So, lagay ng Blu-ray disc. And this is the pairing button, USB-A port, yung sa harap. And dito sa side, so wala naman. So meron lang siyang Xbox na logo dyan. Dito naman sa kabilang side. So meron siyang rubber stand, no? So ito yung, ano, yung stand pagka naka-horizontal, yung position ng Xbox. So yan. So may apat na rubber stand siya dito sa side. So punta tayo sa likod. Esensya na guys ha, kung medyo malikot yung kamay ko, no? Medyo shaky yung video. So dito meron siyang I think ventilation din yata to. Then sa likod, so may nakalagay dyan Xbox Series X. So dito may nakalagay na manufacturing date. This one is February 3, 2021. So meron siyang mga ventilation ulit dito. So ito yung mga ports, dalawang high speed na USB-A port, Ethernet port, ito yung sa power cable, HDMI port, tsaka storage expansion port. So viral pa lang yata yung nagbebenta ng storage expansion for the Xbox Series X dito sa Pilipinas. So medyo price din siya, may nakita rin ako eh, around na, I mean, nasa 14,000 yata, so medyo mahal. So dito meron din siyang parang lock dito dun sa likod. So ngayon naman, check naman natin yung controller. So open natin to. Ito na mismo yung controller. Then napansin ko lang din, meron siyang kasama na dalawang AA battery. So, lagay natin yan mamaya. And then sa harap, makikita natin dyan yung left thumbstick. And ito naman yung right thumbstick. Ito naman yung D-pad or the directional button. Ito yung view button, menu button. Ito ata yung bago eh. Yung share button. So, ito naman yung Xbox button. X, Y, and AB button. So, yun sure yung sa harap. For me, it looks really nice, no? Dahil matte lang yung texture niya, so hindi siya fingerprint magnet. So yun yung sa harap.
And sa ibabaw, meron siyang left and right na bumpers. Ito naman, left and right trigger. And meron siyang USB Type-C port dyan. Pairing button. May Xbox logo. Ito yung lagay ng battery. And then, napansin ko lang din meron siyang ano dito eh. Parang texture. Dotted texture. I think this is for added grip. Itong controller. So, sa ilalim, meron naman siyang 3.5mm headphone jack. So, ito yung tinatawag na expansion port. So, for me, no, I really like the feeling na itong controller. It feels solid at saka at the same time, comfortable siyang hawakan. So, ito yung batteries na kasama. So, ang brand niya is Duracell OEM. So, this battery is not for retail sale. So, yun siya. So, ito. Tanggalin natin yung cover. So, lagay lang natin ito. So, ganyan lang kasimple. Ilagay yung battery. So, positive. Dito daw yung positive. Sa kabila yung negative. So, ayan yan. So, good to go na tayo para gamitin itong controller. Bali, after natin ilagay yung batteries dito sa controller. So, ngayon naman, i-power on na natin itong Xbox Series X. So, kung mapansin nyo, kakatapos ko lang din i-setup yung Xbox. So, hinukap ko muna siya dun sa monitor ng computer ko. And before I forget, bali itong controller ng Xbox Series X is also compatible with Windows PC, Android devices, tsaka iOS devices. So let's go ahead at power on na natin to. Yan siya. Makita nyo, umilaw na yung Xbox button. So mapansin nyo, umilaw din yung power button dun sa mismong Xbox. So makita nyo, yan na, nag-boot up na siya. Tatan dyan, Xbox. Bali, gagawin ko muna, i-set up ko muna to. Probably may mga system update to or something. So, after nun, ipapakita ko siya ulit sa inyo. So, ngayon, tingnan natin kung ano yung lalabas after nung natin siyang i-power on. So, ngayon, parang naglo-loading pa lang yata siya. Bali kasi sabi sa akin ni ate dun sa store, once na inopen ko na daw siya or pinower on ko na daw siya, kailangan ko siyang i-hook agad sa internet or i-connect agad sa internet. So, ayun. So, bali yan. Nasa setup menu na tayo. So, bali guys, ang gagawin ko muna, no? Pasensya na kung hindi ko na mapapakita to. So, isi-setup ko muna siya. So, bali, ito na ulit siya guys. So, kakatapos ko lang gawin yung initial setup. So, parang mandatory, kailangan mong i-download yung Xbox app sa mobile phone mo. So, ganun yung ginawa ko. And then, syempre, kinunek ka muna siya sa wifi ko dito sa bahay. And then, meron siyang update. So, in-update ko muna yung system update niya. So, after nun, so, ito na siya guys. So, nakalagay dyan, welcome Ronald Dadus. So, ang instruction is, press ko daw itong letter A dito sa controller. Ipapress natin. So, let's update yung controller. So, may update din pala yung controller. So, yun siya. So, update natin yung controller. Bali, first time, no? Napaka-experience na ina-update din pala yung controller. Kasi sa PS4 ko, parang hindi naman ina-update yung controller. Pero, ito, this is something new to me na kailangan palang i-update yung controller dito sa Xbox. So, bali, tapos nang mag-update yung controller. So, nakalagay dyan sa screen. Updated na daw siya. So, press down natin yung A. So, yan, nag-sign in na yung account ko. So, yan. Nakalagay dyan, discover your new favorite game, Xbox Game Ultimate Pass. So, sa kayon,
pass muna tayo dyan. No thanks muna. Kasi pag-aaralan ko po muna on how to ano din, how to avail this Xbox Game Pass Ultimate. So, no thanks muna tayo. So, yan, nakalagay dyan. Let's go. You've done all setting up your Xbox console. Time to play. So, nakalagay dyan. Take me home. Kaya na siya guys. So, ito na yung user interface niya. So, sabi nila, yung user interface daw nito ni Xbox Series X ay hindi naman daw masyadong nadalayo, no? Sa user interface ng Xbox One. So, yung mga Xbox One user, so, parang medyo letdown sa kanila yun kasi parang wala masyadong nagbago. Pero for me, this is new to me. Lahat to bago sa akin kasi PlayStation user ako, no? So, for me, pero upon seeing it, no, maganda yung user interface niya para sa akin. Kasi nga, bago to para sa akin. So, yun siya, guys. So, ngayon naman, check natin yung settings. So, ito yung laman ng settings. So, meron siyang general, accounts, system, devices and connections, preferences, ease of access. So, punta tayo dito sa system. Then check natin yung storage devices. So, out of the box, yung internal storage niya is 802 GB. Pero as of now, ang free na lang niya is 799 GB. So, kung kukompare mo, no, sa PS5 kasi 800 GB lang yung storage niya. So, malamang yung usable sa kanya is nasa around 600 na lang. So, malaking difference din yung 200 GB, no? Siyempre, sa mga games ngayon, sa mga apps. So, malalaki na rin yung file size nila. So, ayun. So, yun siya. And, labas na tayo sa settings. So, yun siya. So, pakita ko lang din sa inyo yung overview ng user interface nitong Xbox Series X. So, sa ngayon, medyo pag-aaralan ko pa to kasi hindi pa ako talaga masyadong familiar. Like I've said, PlayStation user ako. So I hope makatulong tong video na to, just to give you an overview, no, or an idea if ever bibili din kayo ng Xbox Series X. So sa ngayon, wala pa muna akong ma-demo na game kasi yung game na ipapakita ko sa inyo next time is ito, yung Resident Evil Village. So ia-unbox ko to dun sa next video. So yun lang. And again, if you're interested to buy this Xbox Series X, leave ko na lang ulit sa description below kung saan ko ulit siya nabili at kung magkano. Anyways, I hope you like this video. Thank you for watching. Stay safe and have a good one.